So good day sa inyo lahat. So, nandito naman ako sa inyo. Sa gagawa ulit ako ng video. So itong video na gagawin ko ay na previously nagawa ko na ito sa reflector fog light at saka projector fog light na ini-install natin sa mga Innova or mga Toyota. So ito ngayon ay ang N60 Novsight na H11, N37 H11 at saka yung GZsimeway na H11. So ito i-testing ko ito ngayon sa bagong Wigo na bago labas itong 2023 na Wigo. So ang headlight nito is projector lens itong headlight, while yung fog light is just a reflector lens. So at the end of the video pala ay bibigay ko sa lahat ng mga summary at saka conclusions based sa mga nagawa natin sa review na ito. Okay, so i-start ko ng sasakyan. So ang unang i-testing natin is ito lang munang sa right side, passenger side. So makikita nyo, so ito ay ang original na H11 headlight. So the brand is Philips. So makikita nyo cut off, ganyan yan. So meron tayong distance na around, I think this one is around 30 or 40 feet. So nandito ako sa isang mall ngayon, so medyo maliwanag. So ito ang magiging baseline natin. So kukunan ko ng lux. So meron akong lux meter dito. So hanapan natin saan ang sweet spot. Okay. So okay. So mamaya isa-swap ko naman siya sa N37. Okay, so isasalpak ko na ito. Meron akong N37 na ito. Insert natin dito. So makikita nyo pa na ang likod nitong Wigo ay parang mga likod din lang ng Fortuner. So madaling isalpak. So time to measure lux. Okay, so nandito na tayo. After 3 minutes may nakuha ko na yung sweet spot niya. So nasa 28.6. so ganyan kanina sa stock bulb is 19 lux. Ngayon naman sa N37 nasa 28.6. so okay, so mas malakas siya ng ilang percentage, hindi times 2 pero at least malakas pa rin. Okay, kung titingnan nyo naman yung ilaw sa gitna ay okay naman, parang hindi halata yung dark spot na mga nakikita natin sa common LED. Okay, so now proceed. So proceed naman tayo sa N60. Okay, so nakikita nyo ngayon yan ay sinalpak ko na yung N60. So hanapin natin sa stock. So after 3 minutes saka kukuna ng lux. Okay, so nakikita nyo meron akong reading nito around 34.2. So mas malakas lang siya ng konti sa N37, konti lang. Pero based on my observation naman, titingnan mo yung kalat ng ilaw niya ay yun, medyo mas malakas. Okay, so mamaya sa end of the video ipopost ko lang, tingnan natin yung comparison ng dalawang ilaw. Okay, so dito ko naman in-insert yung GZsimeway na H11 above. Saka dahil yellow ang ilaw niya, so ganito yung cutoff niya. Yung okay pa rin, diba? So actually itong yellow, ito ang ilalagay ko sa fog light. Okay, so hintayin natin after 3 minutes kasi kasasalpa ko lang. Pag medyo pag mainit na yung LED, saka natin kukunan ng lux. Okay, so after 3 minutes kunan natin ang lux. Okay, so dito na spot, parang same spot pa rin sa mga iba sa kanina na testing natin. 23.5. okay, okay, so mas malakas pa rin siya sa stock ng ilan percentage lang. Okay, so it's all. So for driving.
having experienced the combination of N60 and yellow fog light. So take a look. High beam, low beam, high beam, low beam. Okay, so settings outside, medyo mas gabi na, nasa kalsada na ako. So ganito, combination of N60 and fog light na yellow, fog light lang. Liwanag na siya. So maybe nakakamadadaya lang kayo kasi medyo mag-GoPro kasi itong gamit ko ngayon. So may enhance yung ilaw. Pero hindi dapat ganito kaliwanag. Dito na tayo ha, at the end of the video. So summarize ko lang sa mga ginawa ko, mga reviews sa mga LEDs ng Novsight N37, Novsight N60 and Novsight GZsimeway. So gumawa ako ng comparison ngayon. So kung makikita nyo itong picture ngayon, sa left side is isang ilaw lang muna nakilaw, so which is the right side, the passenger side. So makikita nyo is yung beam pattern nya, if only one headlight. Tapos kabila man is both sides, so left and right pag nakailang, so makikita nyo gaano kaliwanag siya. Yung cut off nya rin, so since this one is projector lens, so maganda yung output nya. Okay, so well, sa alam naman natin basta kung projector, eh meron talaga tayong yung mga ganitong klaseng LED, eh may makikita tayong dark side sana, so makikita yung arrow and red. Actually, hindi siya masyado makita dahil masyado makintab yung floor. Yun lang. Kaya, pero actually, may maliit na dark spot siya dyan. So, kung makikita nyo is, yan. Pero pag umilaw na ang dalawang left side at right side, ay mawawala na rin yung dark spot na yan. Okay, so dito naman tayo sa table. Okay, gaano ba kaliwanag ang Toyota projector low beam ko na LED compared sa mga stock bulbs. So ito palang table na to ay dinugtungan ko na lang yung previous table ko nung nag-review ako sa Toyota reflector fog light at saka projector light. So makikita nyo, recap lang, kung itong yung previous video ko kasi nasa 20 feet ang distance, kaya medyo malalaki yung mga lux reading. But now sa Toyota Wigo kasi medyo hindi kasi sa atin yung pakinggan, hindi tayo basta-basta pwede mag-abante atas. Yun lang ang pwede kong gawin kasi marami rin dumadaan sa harap. So tingnan nyo lang, at 14 feet yung stock bulb ko, yung lux is 18.3, yung GZsimeway is nasa 23.5, so increase at what times 1.28, so parang 1.28 or 28% increase lang. Sa Novsight N37, 28.6, increased by 1.56 versus stock, so or 56% lang increase. Novsight N60, 34.2, so 1.87 increase or 87.6%. So makikita nyo, medyo maliit lang ang increase ng mga projector low beam sa Toyota Wigo. Ito ay parang parehas ng mga projector low beam sa Fortuner, ano pa, mga Innova B variant, Vios B variant, yung mga naka-projector, mga RAV4. Kasi yung projector lens lang medyo maliit, 2.5 lang. Eh yung ginawa kong testing sa Toyota na projector fog light ay 3 inch, so malaki. So makikita nyo naman ang laki. Or ano, kung ang sasakyan nyo ay Toyota Wigo, so mamimili kayo either N37 or N60. So recommend ko na lang sa inyo is N60 dahil makikita nyo naman yung increase, masyadong maliit lang. Kung N37 lang nasa 1.56 ang increase lang, is compared to stock bulb na 55 watts, while yung N60 nasa 1.87, pero maliit lang ang difference din ng N37 at saka N60. So nasa sa inyo yan, ano gusto nyo, yung mas maliwanag or pinaka maliwanag. Okay, so that's all of sa review ko ngayon. So kung ninyo na gusto nyo, i-refer nyo muna ako sa part 1 ng video ko, ng YouTube ko, kung paano ko kinuha yung mga
data sa nandito. Okay. Okay, so yan lang.